Sa number 2 tayo, Pastor. Tanong, sa Genesis 2:2-3, matapos ang Diyos ay nangagpahinga ng 7th araw ng unang sanlinggo, ang Diyos ba ay nagpahinga uli? Sagot. Una, oo. Sabi rito, oo. Sa katunayan, sinasabi dito sa Exodus 16:4, 26 at 23, nang magkagayo sinabi ng Panginoon kay Moises, narito kayo aking paulanan ng pagkain mula sa langit at lalabasin at puputulin ng bayan ng araw-araw ang bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila kung sila'y nalakad ng ayon sa aking kautusan o hindi. Sinasabi ng talata ng Panginoon ay magpapaulan ng pagkain mula sa langit. Sa ikapitong araw ba ay nagpapaulan din ang Panginoon? Ganitong mababasa sa talata 26, 6 na araw na iyong pupulutin datapwat sa ikapitong araw ay Sabat, hindi ka magkakaroon. Maliwanag sa talata na sa araw ng Sabat ay hindi magkakaroon. Nangahulugang ang Panginoon ay hindi magpapaulan ng pagkain sa araw ng Sabat. Ang salitang Sabat ay hango sa wikang Hebreo Shabbat. Ang pagdiwa nito ay Shabbat ayon sa Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, edited William Haldane sa pahina 360. Ang salitang Shabbat ay nangangulang sis, stop sa Tagalog ay tumigil o huminto. Ang Panginoong Diyos noon ay nagpapalan ng pagkain sa loob ng 6 na araw na ngunit tuwing ikapitong araw ang Panginoon ay hindi nagpapaulan ng pagkain. Tumigil siya, huminto siya ng pagpapaulan ng pagkain sapagkat ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon ayon sa talata 23. Sabi dito sa 23, at kanyang sinabi sa kanila, ito ang sinalita ng Panginoon. Bukas ay takdang kapahingahan, banal na Sabat sa Panginoon. Ang salitang Sabat ay nangangulad din na kapahingahan. Kapag sinabing Sabat sa Panginoon ay nangangahulugang kapahingahan sa Panginoon. Ang Panginoon ay nagpapahinga sa 7th araw na Sabat sapagkat tumigil siya, huminto siya ng pagpapaulan ng pagkain tuwing 7th araw na panahong iyon ni Moises. Okay, ito ang ating sagot. Number 1, ang Exodus 16 didn't mention anything about God resting on the Sabbath as the reason why no manna was provided for the Israelites. Pangalawa, Exodus 16:4 says, ito context, it was a test for Israel's obedience to God's instruction. Exodus 16:4, sabi po rito, Then the Lord said to Moses, behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a day portion every day, that I may test them whether or not they will walk in my instruction. Ang reason niya, para matest niya kung susunod ba ang mga Israelita sa kanyang instruction. In fact, sa Seventh-day Adventist Bible Commentary, Volume 1, page 578, sinabi ron ang talagang reason. Sabi rito, that I may prove them that the rain of manna was designed by God as a means of education is apparent from these words. The miraculous provision of food was to train the people to respect and obey His law or instruction. Wala kang mabamasa sa akin sa komentary. Ang dahilan na ang pagpapaulan ng mana ay para ipakita sa mga Israelita na ang Diyos ay nagpapahinga din tuwing Sabado. Wala po. Alam ganun. Ang nagtitrain dito yung ano eh. Tinitrain ng Diyos Israelita eh. Number 3 na response natin. Ito maganda, Pastor. Yung pagpapaulan ng mana eh. Sabi rito, mana was not created out of nothing or ex nihilo. Kasi parang lumalabas, nagpahinga daw uli ang Diyos every Sabat, hindi siya nagpapaulan ng mana
na parang yung pagpapaulan ng mana ay creation out of nothing. Pareho nung naganap na creation out of nothing doon sa Genesis 1. Di ba? Ex nihilo ang tawag doon? Creation out of nothing. Nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng heaven. Ha? So, ang mana, it was not created out of nothing. Kaya hindi mo tingin makukumpir na ang Diyos kailangan magpahinga. For example, sabi dyan sa Psalm 78:23-25, yet, He commanded the clouds above, He commanded the clouds above and opened the doors of heaven and He rained down manna upon them to eat and give them food from heaven. Man did eat the bread of angels. He sent from the food in abundance. So ito pa lang manna, hindi na kailangan ng Diyos na gumawa o something, basta nag-command lang siya. Yan. He commanded the clouds and opened the doors of heaven and He rained manna. Pag binubuksan yung pintuan ng langit, the doors of heaven, He rained down manna. Katumbas din ito kung paano siya nagpapaulan. Yung regular na ulan, di ba? Umuulan sa atin. Regular na ulan. Oo. Regular na ulan, ganun din eh. Sa 2 Chronicles 7:13, if I shut down the heavens so that there is no rain. So, ganun ang ginamit din ng term, shut up or doors of heaven, ulan ng mga. So, ang proseso ng pagpapaulan ng mana, parang pagpapaulan din ng regular na ulan. Pag sinabi mo na ang Diyos ay nagpapahinga pag Sabado, kaya walang mana, eh bakit pagka Sabado ay umuulan? Ibig sabihin, hindi nagpapahinga ang Diyos. Ipapahinga din naman yung buksan at sinasara ang pinto ng langit, di ba? Oo. Eh bakit niya sa pagtayo, hindi na nagsisimba pag Sabado, di ba? Pagkasya mo natin, yung iba dyan, umulan pa lang, hindi na nagsisimba. Paano pa kaya pag Sunday na o pag subok? Ginagawa natin yung sermon noon yan. Umulan pa lang, hindi na nagsisimba. Eh, kasi nga, may mga pagkakataon pag Sabado, umuulan. So, ibig sabihin, active ang Diyos, gumagawa. Active. Binubuksan niya ang langit. Oo. Hindi nagpapahinga. Nakamukha ng physical. Oo. Magkukulap ang sandaigdil yan kapag ka nagpahinga. Di ba? Tapos, sasabihin nyo, ang Diyos, kaya hindi nagpapaulan ng mana pag Sabado kasi nagpapahinga ang Diyos. Eh bakit pag umuulan, hindi nagpapahinga ang Diyos, pag Sabado umuulan pa rin? Eh parehong proseso din naman. Ha? Actually, sabi dito sa isang verse, yung paggawa ng mana, sumasabay siya sa hamog eh. Ayun. Then din sa Exodus 16, kaya nga ang title natin, verse by verse ang sagot natin eh, sa discussion sa doktrina. Then din sa Exodus 16, when the layer of the dew evaporated, behold, on the surface of the wilderness, there was a fine flake-like thing, fine as the frost on the ground. Ha? Opo. Sabi lang, kapag daw yung layer ng isang hamog nag-evaporate na, nag-a-appear daw kapalit ng dew ng hamog na yun, flake-like, parang sky flakes, flake-like thing, as a frost, para siyang matigas sa lupa. So yung hamog, nagiging mana. So ang process, yung hamog, paano ba bumabagsak sa langit? Ganun din. Normal, karaniwan. Oo. Doon nabubuo, flake-like thing, a frost on the ground, ang mana. Kaya naisip ko doon, pag ako eh, naisip ko minsan, Pastor, baka dito galing yung pangalan ng sky flakes, no? Yung biscuit. Sky flakes, kasi sabi sa Bible, sky galing sa langit, tapos flakes. Pero sky flakes, everyday, araw-araw yung abay. Oo, pero, napansin mo ha, ito pa, Exodus pa rin, Exodus 16. When the sons of Israel saw it, nakita nila, they said to one another, what is it? In Hebrew is manhu. Diyan galing yung salitang mana eh, sa expression na, what is it? Mana yun eh, mana. For they did not know what it was. And Moses said, it is the bread the Lord has given you to eat. So itong hamog, na naging mana, ha? Yun yung pagkain na galing sa langit.
Sabi ng Numbers 11:9, when the dew fell on the camp at night, the manna would fall with it. Kasabay siya ng dew eh. So, yung proseso ng ulan, proseso ng ulan at manna, pareho lang. Binubuksan ang langit, sinasara. Ha? Yung pala sa kaisipan ng Adventist, pag Sabado, sarado ang langit. Eh, ba't umuulan? Pag Sabado. Ayun. Ginagawa para sa ginagawa nila obligado. Hindi pwede. Ikapito, abay Antimano, hinto ang Panginoon at nandiyan nang naturang siguro yung mga ganyang kwento, pastor. Uubra yan sa mga bata na mga 5 years old, 7 years old. Ayan. Gusto mong patulugin. Gusto mong patulugin, kikwentahan mo, no? Gusto mong matulog. Ang Diyos, hindi na yan, ganyan-ganyan. Pwede yan. Pero ngayon, sa panahon natin, dahil may Bible tayo, printed, ha? Hindi na pwede yung mga ganyang katwiran. Then against sa scriptures yung ganyan. So, number 4, response natin, if God literally needs to rest from labor every seventh day of the week, the whole universe will collapse. Nako. Tama. Ayan. Yung nga. Magiging pala to. Kung Andes pala, nagpapahinga lang tuwing Sabado at wala siyang gagawin, magkukollapse ang universe. Oo nga. Kaya nga. Ba't na sinasabi? Sige nga, pastor, basahin mo yung Hebrews 1:3. Sabi po rito sa Hebreos 1, versikulo 3, and He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature, and upholds all things by the word of His power. When He had made purification of sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. Ayan. Napakaliwanag. He is the radiance ng Diyos, the exact representation of His nature, and upholds all things by the word of His power. Ayan. Pag sinabing upholds all things, hinahawakan niya, inaalalayan niya ang lahat ng bagay sa universe. Kasama dyan yung atoms, kasama dyan yung molecules. Kaya ganyan yan, may atoms na nanatili yan, ay inahawakan ng kapangyarihan ng Diyos yan by the word of His power. Kaya kung sasabihin pati mo, pati gravity kasama na dyan. Kasama yan. Yung laws of nature, kasama yan. Sa inaalalayan ng Diyos at kailangan niyang alalayan araw-araw. Pag ang Diyos ay susundin mo ang konsepto ng mga Adventist, nagpapahinga rin sa kanyang gawa tuwing Sabado, ay titigil siya ng paghawak ng universe, talaga magkukulap, mamatay tayong lahat. Tapos magkikreate na naman siya, tapos magkukulap na naman tuwing 7th day. Ano ba? Magiging cycle na ang creation, mangyayari niya. Ano pa sabi dito sa Colossians 1:17, Pastor? Ayan, napakaliwanag yan. He is before all things, and in Him, all things hold together. Yon. He is, therefore, He is before all things, and in Him, si Jesus to, all things hold together. Kay Kristo, hinahawakan niya, nakadikit, nananatiling nakadikit, hold things together, ang universe. Kaya nga hindi nagbabagnaan ng mga bituin, mga planeta. Ay, naalalayan ng Diyos yan. Kaya kung sasabihin nyo, nang Diyos pig sabat no, nagsisimba rin, nagpapahinga pag sabat, apatay kayo dyan. Magiging weekly na ang creation. Ha? So, mapapahin ka, weekly ang creation, napapalitan tayo ting every week. Of course na. Kaya nakita mo gano'ng mga tao, patay lahat muna. patay tapos gagawa na naman ng bago. Grabe, ganyan ka-absurd po ang mangyayari pagka sinunod natin yung ganyang paniwala. Ako nga nalulungkot naging ganyang paniwala ko for 24 years. Kaya nga po ako rin. Yung pala hindi tutugma sa karakter ng Diyos. No? Number 5, like we said, this is creation rest, yung first 7-day condition that was lost will be symbolized and until it will be restored again. Alright? Yan yung sinasabi natin na yung pagpapaulan ng mana, yung training ng Panginoon pag Sabado, walang ulan ng mana, hindi dahil nagpapahinga ang Diyos ng Sabado, kundi tinitrain niya mga Israel. Gusto niyang ipakita sa kanila na i-introduce sa kanila yung symbolism
ng weekly Sabbath. Ayan. Na nagsisimbolize ng first original creation Sabbath bago magkaroon ng kasalanan. Number six, ayan. Israel's weekly Sabbath served as a physical image of a spiritual reality. Other nations did not have this. Kaya nga ibang bansa, ayan, wala nito eh. Sa Israel lang, ayan, talaga binigay lang yan Sabbath na yan eh. Kasi gusto sa kanila ipakilala ng Diyos na kailangan kayong lumapit sa akin, ako lang ang source ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Kaya nga in-offer ni Jesus yan sa Matthew, di ba? Ha? Come to me, you are labor, ha? And I will give rest. Ito yung rest na original creation. Ngayon pa lang in-offer na ng Panginoon sa atin na lumapit tayo sa Kanya. The SDA's review and Sabbath Herald agreed that God's creation rest in Genesis is the foundation of the weekly memorial of creation, which is the weekly Sabbath. So kung yun ang foundation, hindi weekly Sabbath day ang foundation. Hence, the weekly Sabbath is just a means to an end. And not an end to itself. Ayun, tama. Yun ang maliwanag dyan, Pastor. Yung weekly Sabbath ng mga Hudyo under the Old Covenant, it means lang yon to an end. The end is to recognize the original rest which God has provided mankind before of sin na nawala pansamantala dahil sa pagpasok ng kasalanan. Napahiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. At yan ngayon ang gustong i-restore ng Diyos na tayo bumalik sa Kanya. Ah? Kaya binigay niya ito sa Israel as a lesson. No? Pero hindi na binigay sa mga Kristiyano. Dahil atin, sa panong Kristiyano, iba na ang sinisimbolize itong rest na yun ng Diyos. It was Jesus. Yan. Sabbatismus na sa New Testament. Yan. Yan ang dapat naman sinan. Later on, we-discuss natin yan. Magandang sagot ni Pastor Durante dyan sa Hebrews 4:9. Hindi papabor sa mga Adventist defender na naririnig sa media ngayon. Sa kanila, ang Sabbatismus daw ay weekly Sabbath din. Sabi ni Durante, oy, hindi weekly Sabbath yan. Inamin ni Durante yan, malalaman nyo. Wow, umanda na kayo. Umanda na kayo dyan. Okay?